Magandang umaga mga kabagis. Ito, magkakabit ako ng bowl at saka laboratory. So, isi-share ko lang sa inyo kung ano yung sistema ko at baka makatulong sa mga magkakabit ng mga water closet. Ito nga pala yung mga ikakabit ko, guys. Ayan, ito yung mga ikakabit ko, guys. Ito yung bowl. Standard ang tatak niyan. Yun. Nandyan din yung tanki niya. At yung lavatory. Ayan, may pedestal nga pala. Yun. Puro standard ang tatak niyan. Ayan. Yan ang ikakabit natin, guys. Dito naman yung CR na kakabitan. Ayan. Siya nga pala, guys, itong ginawan ko na CR is meron na siyang patungan ng mga sabon, shampoo. Hindi na kami maglalagay ng ano. Siguro maglalagay lang ako dito yung lagayan ng tissue. Pero yung mga sabon, hindi na kasi ito na hanggang doon. Ayan. Tsaka ito yung gagamitin ko sa bowl, mga kabagis. Plants at saka meron siyang wax ring. Yung iba, ayaw gumamit ng ganito dahil sa sabi nila, nasingaw daw. Pero hindi naman talaga nasingaw ito kung nasa tamang proseso lang yung pagkakabit. Kasi guys, kung mapapansin nyo ito, yan yung kakabit. Halos sakto siya. Sakto. So, pero kung nakalagay kasi na ganito, hindi rin naman natin 100% na walang sisingaw yan. Although mayroon siyang ring na nakakabit dito, hindi naman siya talaga totally 100% na kaya niyang isil. Ngayon, ang ginagawa ko kasi, guys, ito, linalagyan ko pa ito ng selan. Itong portion na ito. Kasi saktong-sakto naman siya dito, gagamit siya dito sa gilid dito. Ngayon, pag natuyo kasi yun, magiging parang pinaka-rubber na yun eh. Kahit pasabihin mong hindi siya didikit din sa tiles, magiging rubber na yun kasi silicone siya. So, isi-shield niya yung amoy na lalabas kung meron man. Kung meron man sisingaw dito. Bukod doon, pag naikabit yung bowl, lalagyan ko ng grout. Imbis na silicone ang ilalagay ko, selan, grout ang inilalagay ko kasi minsan ang selan, pagka tumagal at tutuklap, so nangingitim yung gilid. So, ang grout, manipis lang naman. Hindi siya ganun ka, ano, kagaya ng selat na mangingitim. Ayan, guys. Sige, samahan niyo ako at umpisahan ko na. Siya nga pala, guys, unahin ko yung ito. Unahin ko itong paglagay ng laboratory kasi medyo masikip ito pagka nauna yung bowl. Siya nga pala, sukat nito, guys, is nasa nagkakabit kasi ako nito 45 to 50 cm ang taas. Pero ito yung nasa 45 lang. Kasi, guys, hindi ako gagamit ng P-trap. Walang P-trap nga pala itong mga gagawin ko kasi ang P-trap nito is nandun na sa labas. Naggawa ako sa labas para hindi hassle o less maintenance dito sa loob. So, ang lalagay ko dito, ilbo na lang na direkto, diretso na gano'n. Wala na siyang P-trap, guys, ito. Ayan, guys, dyan ako gagawa ng P-trap niya. Ayan. Manhole, ano, butas na yan, box na yan. Dyan yung magiging P-trap niya sa labas na ng CR. Ayan, guys, unahin ko itong laboratory para hindi mahirap mamaya kasi pag nakalagay kasi yung bowl dito, medyo masikip na siya. So, unahin ko ito. Dahil wala akong kasama, guys, i-actual ko na lang na ganito. Hindi na ako maguguhit-guhit ng madami. Kasi walang, ano, mabigat. May pedestal naman, so madali. Ganito lang, guys. Ayan, guys. Naka-pwesto na ngayon niya. Naka-label na rin. So, bubuitan ko yung mga butas dito.
Siya ang gamit ko nga pala dito guys is dahil wala siyang butas. Itong laboratory. So gagamit tayo ng bracket. Ganito. Ayan. Pero meron siyang butas dito. Dalawa para lang pampatibay. So lalagyan ko din yun. Hindi kasi ito tayo nung iba na may lagay-lagay ng dynamod dito sa likod. Ito wala. So ito na guys. Uwi na natin. Meron din yan guys dito sa puno para hindi tatakbo yung pedestal niya. Guhitan na rin natin. Pupunso na natin ang gamitin natin ay concrete nail para magkaroon siya ng gatlak yung tiles kasi madulas ito pagka direkta sa barina. Tapos, unahin, lagyan muna natin ng maliit guys na barena para hindi ma-persa yung size. Tsaka huwag nyo baka palang gagamitan ng hammer, yung barena, pagka nagbubutas kayo ng tiles kasi baka minsan nagkukus yun ng basag. Kaya nyo lang yung normal na takbo niya. Tapos guys, ito na, kabit natin yung mas malaking talim na drill bit. Ito po guys, ito gagamitin natin na gagamitin ko na tornilyo. So kung ano yung haba nito, ganun din yung lalim na gagamitin ko dito. Wala lang akong pantanda kasi nakabusan ako ng tape, so tatandaan ko na lang siya. Ayan guys, nagkabit ko na yung bracket. Ah guys, ito yung grip niya, posit. So, ikakabit na natin to kasi mahirap magmamaya niya pagka nakakabit na medyo mahirap maglukot. So, kabit ko na ngayon to bago ko ipakong doon. Ito nga pala guys, pag nagkagabit kayo ng ganito, huwag niyong masyadong higpitan kasi minsan na nababasag ito. Ito yung plug niya, drain. Bago natin i-fix dun sa puno, i-try muna natin ito. Tatanggalin pa rin natin kasi kakabit ko muna yung elbow, yung sa drain, bago ko ikabit ito ang pedestal. Kasi medyo mahirap na pagka nauna ang pedestal bago yun. Kasi walang petrap ito guys. PDC. Tutuloy natin. Pwede nyo gamitan ng grinder guys kung walang lagari. Dali lang naman, may ingat lang para
sa kaligtasan. Ayun, okay, sakto guys. Ayun. So, dadagdagan pa natin ng konti. Ito. Ito, sakto siya. Ito na guys. So, lalagyan na lang natin ng bulkasir para ang dikit. Ayan guys, ganito lang ang nilalagay ko, elbo na lang, hindi na pitrap. Kasi ang pitrap is nandun na sa labas, ang pinaka-pitrap niya. Ito guys, kahit na wala kang ilagay na seed dito, o ano, hindi yan sisingaw ang amoy, kung amoy lang din naman ang pinag-uusapan. Kasi hindi pumapasok dito ang amoy na galing sa kanal o galing sa Puso Negro. Kasi ang Puso Negro ko is na nakasitrate, hindi doon dumadaan ang tubig nito, kundi direct nasa labas. So, hindi siya nangangamoy septic tank. Kasi direct nasa sa culvert sa labas. Tsaka meron naman akong pit trap dito. Dito ako sa labas naglalagay. Kaya hindi siya nalabas ang amoy dito, guys. So, ayan. Okay na. So, ngayon, luluwagan natin ng konti ito para naman mailagay natin ito. Ayan, talagay na natin yung pedestal, guys. Ayan, guys. Okay na. Malinis na malinis na guys. Ayan guys, itakabit na natin itong blanks bago yung wax ring. Nandito nga pala itong mga piyesa. So, stainless to guys, itong mga gamit dito. So, huwag kayong mag-alala na sabihin ay kakalawangin. Stainless ito, mga gamit nito. So, lahat ng ikakabit ko dito is stainless. Yeah. Stainless din itong bolt na to. So, sige guys, ito. Kung papansin niyo guys, medyo ito. Kung papansin niyo ito, na hindi siya pantay. Ito. Kasi ito ang inaano natin, dahil para pag kinabit ito, ito yung magpapantay. Dalawang ito. Ayan ito. Ayan. Ito siya, ito siya. Ayan. Dapat siya ang magpantay. Kaya itong mga apat na bolt, tornilyuhan para kumapit itong plants dito sa tiles. Ayan. So, ayan. Sige, butasan na natin. So, ito guys, yung lalagay natin top. So, susupat lang din natin yung top para doon sa lalim ng ano. So, wala lang akong pantandali dahil naubutan ako ng masking tape. So, kaya sinalagyan mo lang ng tandali.
Ayan guys, okay na, nailagay ko na yung tops. Ngayon guys, ang ano natin, bago ko ikabit itong plants, linalagyan ko kasi ito guys ng selan, itong loob nito, ito, dito, para siguradong hindi siya sisingaw yung amoy na galing sa sipikta. Kasi pagka nilagay mo naman kasi yan, sasakto yan dyan. Yan. Halos sakto ito guys eh. Pwede natin sabihin na halos 0-0, wala siyang kauga-uga. So kung nilalagyan na, lagyan natin ng sealant yun, dito, so double protection bukod dun sa mga o-ring. Ito, kung mapapansin itong ring na yan, bukod dito, so lalagyan ko pa ng sealant dito. So pag natuyo yun, so magiging pinaka-rubber na din niya. Ito guys, ito. Ayan guys, meron na. Ayan. Kung papansin ninyo, medyo puno siya. Para pag nailagay doon, na-press, so didikit siya. Maganda kasing gumamit ng ganito guys, kasi ano siya, pag maintenance ninyo, eh hindi masisira yung bag pag binaklas. Kasi minsan eh, pagka ang nilalagay yung mortar, semento, madalas pag binabaklas yun, nasisira na yung bowl. So, para iwas, ito naman talaga kasi ang magandang proseso kung paano magkabit ng bowl. Ito guys, sige, kabit natin. Napakadali lang guys magkabit ng bowl. Ito, tignan nyo kung itsura nya. Ayan. So, maganda siya, malinis. So, kabit muna natin itong mga fitting guys. Ang tanke. Bago natin i-pwesto ng fix na malinis. So, tignan natin kung ano yung mga kasama. Ito guys, panghigpit. Dito. Ayan. Kasi minsan malaki, walang panghigpit. So, ito may kasama siya. Ito naman, dun sa mga parang pinakanat. Ito. Ganyan kasi pag standard. Pero mga ibang brand ng bowl, wala ito. Ito, kompleto naman guys. Mayroon nandito yung angle valve. Yun nga lang, itong angle valve niya guys is a one way, two way lang. Dapat yung three way para may lagayan ng bidet. May bidet kasi. So, maaaring ito hindi ko nagagamitin. Papalitan na lang. Ito. Dito yung ginagamit. Kabit natin doon sa tangke. Ito guys yung bolt para yun. Ayun. Ah.
Okay. Ayan guys. Ayan ang kinalabasan ng ating gawa. Ayan. Ayo. Ayan. Ito, tamang distance lang siya sa gilid. Ayan. Ayan guys. Kung may kulang guys sa paggawa ko o mali, sana paki-comment na lang para at least sa susunod mas magawa ko ng tama kung ano man yung aking pagkukulang. Sige guys, salamat. Hanggang dito na lang.